K Battery imported from Thailand. GL Habana Tire Supply and all repair shop. Matatagpuan sa Maharlika Highway. Concepcion, Kenya, Naga City. Tawagan lang sila sa 0949-306-9743. GL Habana Tire Supply and all repair shop. Sure na sure ito. News and Public Affairs. Kakampi mo. Ang JL Habana, mga kakampi, naghahanap po ning messenger. Ha? Dapat po tatao mag-drive, may driver's license. Mag-apply lang po kamo dyan sa JL Habana. Hanap po nindo si Jonel Habana. KMFM, kakampi mo. This is KMFM. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kampi mo. 100.7 KMFM, KMFM. Ang kakampi mo. Dominating the airwaves through relevant news, information, and public service. Winning the hearts of Bicolanos through the best music and entertainment worldwide. This is Bicol Network Group in Goa. AMFM 100.9 Goa. Kakampi mo. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Oras sa Tero Pilipinas, Philippine Standard Time. 14 minutos ang tas pag-abot at alas 8 in pagkaaga. Oras sa Tutsino kang QS Springfield Purified Drinking Water. Sa QS Springfield Purified Drinking Water, makakasiguro ka mong safe as in malinig ang sendong inuman at tubig. Kulita nag-agi sinda sa 16 stages of purification process. Ang QS Springfield Purified Drinking Water makukuha sa Corner Oliver and San Jose Street, Goa, Camarines Sur. Para sa indong mga orders as in delivery, mag-apod lang sa cellphone number 0-20-810-9 003 o kaya sa 0921-765-5331. QS Springfield Purified Drinking Water, an official drinking water kan mga kakampi. Ang programing niya tod sa indo kang Parties Are Us. Sa mga naghahanap ni mga kiddie party needs, pasyaran ang Parties Are Us. Ang Parties Are Us is a one-stop party need shop that offers a wide array of party supplies. Araw po kang balloons, party supplies, decors, tableware, street contents, cotton candy maker. Nag-offer man sindanin man lain na servisyo, araw balloon decoration, hosting, clown, magicians, children's table, and chair rentals. Kaya ano pang hinahalat nindo pasyaran ang Parties Are Us? Napukonbenyente as in madaling makukuha sa Corner and San Jose Street, Manisur. Pwede sindang kontakon sa cell number 0921-765-5. Tandaan for your kiddie party needs, Parties Are Us. Ang bagong kakamistin! Servisyo at inventaryo, malala umanindo, Frank Sotero, kakampi, kanpartido. Birada, matukar ka ng mga isnal daw. Birada, matuyaw sa mga salto at pasaway sa gobyerno. Birada, maumaw sa mga magtulong na gibo. Birada, maraming makiamigo at tagadi. Birada, magkomentaryo, Frank Sotero. Birada, birada. Dapat kang
Ako lang ang presidente hanggang ngayon nabubugbog talaga ng tao. Gabat! Gabat! Nakainit ng ulo, hindi mo maiwasan. Kakambi! Bay Naga, Juan Kamsu! Barhay Naga, Partido Area! Kumus po sa Bagasuking Pranta, may welcome po sa programa ng Rada. Ibahay naman po sa Sunay, in the morning, pang Miyerkules na edisyon. Miyerkules na presentasyon sa 22 sa bulan Pukan. Enero 2020, Lado Technical, si Alan. Sorry ha, may binasa kaya ako digdi, sorry. Bako si Alan. Si RS, Russell Silos. Sa luwas mga Radyo Patrol Reporter. Papabot ka mga barata. Bata na dapat tutukan, dapat abangan sa kabilugan kansuyang Alberto, check na mga Radyo Patrol Reporter kung buhay na buhay. Naka-standby na. Mapaabot yung mga impormasyon. Mapaabot yung mga bata. Mga follow-up. Na dapat maraman. Kaan sa tuya mga kababayan. Igdi lang sa programang Berada. Round up. Now na. Tara mga binit mga impormasyon na dapat tutukan, dapat amahan sa kabilugan kan sa tuyo programa. Sa Kamping Rene Orillosa, good morning. Yes, good morning. Kamping Frank, terimaan sa tuyo mga para na ano. Ano na mga persona ang pinanda aripar sa magkaroon na mga lugar. Kasud ma, di sa probinsya ng Kamara ng Tour. Sarap na nagi ang pinag-arisal sa kaso physical injury sa barangay Himaga
Dito sa kasog na physical injury sa barangay ay magagawa camera tour. Sering Juan, napanagot na investigasyon na pinag-gasa sa Gibok ang mga miyembro ng Philippine National Police. Diyan mang girare sa basuhan na nagagawa camera tour. Mapatid pa na i-report na incidente na suicide na nangyari dyan sa barangay Taytaya, Goa, Camara de Tour. Ang tarihanan kagamping kwangkaan na detalya sa mga barang tangyayan na rilibis sa Camara de Tour Police Provincial Office. For the meantime, sa kagamping Rene Aurelio Paraguay. Kagamping Loriana, good morning. Kagamping Nilo. Good morning, Kagamping Frank. Good morning sa ato yung mga parang tabay. Ang tamayaman ng mga matay-tay ng mga informasyon at tigdi sa lawka na banong isang session sa iba pang pwede niya itong mapagkunan ni mga parepa para sa pag para sa ato yung mga kababayan at namaralan na mga sitwasyon sa iba pang informasyon particularmente hindi sa banuan ng sa Ika Maresor at Mayanan. Aratyan lang yan sa pagbalik ang kakampi mo. Para mentas, yan muna na kung nakaligi sa banuan sa Dino. Dads Prado, good morning. Yes, good morning tabi sa mga isang prank. Katoy, bra, araw mo bagay mo yan na deep education niya na garo. Aba ko man member doon, kaya yung nita ini sa taga-lilipat na bagaya o pag-Cebu na schedule ka na amay na register yung mga eskwela na aram kaya dating schedule na pinagtao iyo sa buwan na Enero 25 hasta sa February 28, so ngunya taon. At din yun, sinasabi na pilipat na o pag-Cebu sa February 1 hanggang sa Marso 20 o taon na presente. Ito kay kanya, yun na amay na pag-resto, yun na siguro na ma-accommodate ang mga kindergarten, grade 1 hanggang abit sa grade 11. Yan ito yung mga kundi-kundi-kundi at sinasekundarya. Yan ang aram niya ito. At yan, maanap ko tingko rin na mga ma-apalik ko niya karo sa mga official na mga principal kaya district supervisor. Ang kasihan mo na ang gate location dan sa mga rekabi sa ina. Oho. Beth Nunez, good morning. Say Beth. Yes, mayroon naman kami, S.F. Frank, follow-up niya to, itong nangyari kasunod ba, ako lang barata sa loob na banuan gawa sa Marines War, lalo na itong pagkahulog ng sarong Trabador sa sarong pag-irahay na establishmento sa downtown kan banuan gawa kam short. And itong nagpapadagos investigasyon, katakod ka na 38 anyos na nanay na naghugot pagi na pagbitay tabi as a Frank, dawa na nga ni nagluluwa sa pamilya na nagtutubos ka na mayon in foul place incidente alat rot kan investigator on case na mas marahayin pa sa parang giraray sa necropsy itong biktima. Araw mo niya ito yan sa pagi ka na Gol Municipal Police Station. Mabalik na as a Frank, si Beth Manez, kakampi. Jemot, good morning. Yes, good morning. Kaming Frank, kasama ng lubot sa mga kakatalang gas station sa the area. And nag-inimit na nila ang mga presyo o presyo kang petrolyo, mga petrolyo, ni petrolyo, hindi ka banuan sa nga itigawin. And yan ang satuhayang na libot ang mga presyo kang mga gasolina. Sa natin, marami niya. Ang ako ari na mga station ang pinakababa na magpapakal ng produkto ng petrolyo. Jabot ka rin sa kapino. Yan ang mga kampiyang round up kabareta. Round up ka ng mga report. Roundup Kamara Reporter, abangan tutukan sa kablugan kan sa tuwing programa. Nagtuloy na
Ikaw na anong mangyari? Kampi mo kami. Nawa sa kalipisilan. Kampi mo pirmi. Nawa na kami bagatan. Kampi mo kami. Masirgi. Ano na mga kampi? Magdiyan na kamudigli. Minuto ba kalis pa nalas 8 din pag-aga. Antas kan pagpapadagos niya ito sa ating programa. Bawat ko lang po paabutan ninda kulang pasasalamat. At mga taga-banuaan po kansan sa Cabarillo Sewer. At malalain na mga barangay na nagtumar parte sa kuyang pangapunan. As ang pakiulay na baka timos din mga ayuda na sa muya pong dadarahon. Duman po sa probinsya kan Batangas sa Perang Aldo na silang natatada na ipinaglansar niya ito na Operation Tabang sa mga Bicolano at mga biktima sa barangay ni Kapitan Waturas. Maski na nga ni po, bako lang Tagalanlog. Duman lang po sinaging venue. Pero dakul ng mga barangay at nagpasiring duman. Nagpadara po nin baga ayuda sa iyo mga kababayan. Malat at daimi nga nina dara Russell. Ano? Daimi nga dara because why not expecting arong ko to kadakul. Sarong truckload na assorted na mga relief goods and natipon po dyan sa Barangay Danlog. Duman sa tuyang Ginibong Sugod Barangay. Gusto mi pong i-acknowledge ang malalay ng mga barangay na iniwan ko lang kunon si listahan. Ang mga nagigirumdumang ko yung po ang Barangay Dulo, Barangay Telegrafo, Bagakay, Mampiraw, San Antonio, of course, ang Danlog, as in iba pa pong mga barangay ano, na talagang nagtaupunin kasimbangan sa satuyang pakiulay because inipon sa tuyang ipinag-launch na operation na tabang sa mga o tabang kan Bicolano sa mga biktima po kan Taal Volcano. Sa maabot na Friday na lang po, ano? Sa January 20 po ipinagtalaan na deadline. Kaya sumabal po sa mga taga-barangay Danlog. Sa mainit man po na pag-receive po sa Muya, although sa ulitong ko, ito po nga sa Muya pinaglansar na sugod barangay sa Barangay Danlog, dahil po nangahulugan ito ng mga taga-Danlog sana. And we are very much happy na kadakol po sinagataong kasimbagan. Kadakol po si nagresponde, kadakol po si nagdonar na malalaki mga relief items. May nahili ako doon ng mga bottled water, igupunin mga ready-to-eat foods, igupunin used clothing, mga slightly used clothing. Nagkabali po doon sa, naku, nakatamba ko. Nahiling po rin doon sa kuyang Facebook account, saka sa Facebook page. O, speaking of Facebook page, ha, pakilike man po ko sa kuyang official Facebook page. Anberador in action. Yaw po dyan nakapost. Itong tambak na mga items na itinaupo kana mga taga-banwaan ni Sanos in particular. Tambak lang po ito taga-banwaan ni taga-barangay Danlog. And si mga taga-barangay Danlog man, maugmahon po si Samoyang pag jaraming. Ano? Pag iriba-iba, nagkagawa ni karantahan, may dikit na mga papremyo.
Sabi nga ni Ken, itong kaugmahan na hatod kan mga kakampi. Ha? Ansa kuyo man pong pag-reconocer, kipunong barangay Juan Churras, sa gabos po ng mga opisyal kan barangay, si mga kagawad po na nagpasiring duman, si mga personalized po kan barangay, magpun po sa BH, sa mga barangay health workers, ano, na nagkahiriling ko duman, sinda yata yun, may mga DOH sa likod na t-shirt na green. Sa mga barangay Tanod, salamat po sa inyo, sa staff and personnel and barangay officials po kan barangay Danlog, at sa muya pong pagsaludo sa indo, at sa muya pong pagpaabot ng pag-umaw, huli po sa mainit na pag-asibi po sa muya, si Kapitan, may pa-streamer pa si Kapitan, ano? May pa-streamer pa si Kapitan. Kaya salamat po sa indo gabos, pati si mga residentes ng barangay Danlog na nagpasiring duman, nakipagkantahan sa Samuya. Shout out ko pala ng mga matitibay ng mga kumanta. Ha? Kan barangay Danlog, may pa-contest kaya kami. May particular na score carousel na dapat mahi, may equivalent siyang amount. Halimbawa itong pag naka 82 ka, 100 pesos. Pag naka 85 ka, 200 pesos. Pag naka 83 ka, 87 ka, 300 pesos. Pag naka 78 ka, pag naka 78 ang score mo, 500 pesos. O ano kang so natumbok sana, ha? Si score na si equivalent na price na 100 sa 200. Itong kuminanta ka tong shisgan, ha? Araw ang shisgan, ano? Halang kawon ba ganyan shisgan na yan? Isaya na kinantakan shisgan, lingaw ako eh. Kinantakan sa kong taga barangay Danlong na babae, ano? Malupit si pakakanta ka tong shisgan na ito, ha? Talagang abot na abot, ano? Dahil ko pa si pangaran, kundi pag abot ka si Skorda, eh, niya man ako, ah. Ha? Si Equiva, still hard, yan, salamat hindi sa nag-text, still hard. Dahil naman ako, si Score. Kaya dawa, malupit yun si pakaplakada niya. Garo nga ni 99 si Score gito eh. Malupit yun si pakaplakada niya. Bukya pa din. Wala siya na ay uwi si Score. Kaya salamat po, ano? Salamat po. Kaurugmahan sa naman ito. Si Ma'am Deli Biag. Miss Deli Biag, ang kuminanta kang She's Gone. Harga ni si pakaplakada niya, oh. Malupit si pakaplakada ka tong sisgan. At titirahong kumangkot. Lupit kan si pakaplakada kan sisgan. Intir naguurupakan si tao. Na high blood na pati ko kang gin kong buses ka. I-remit na si payo ko. Ano daw nga ko ta? Dahil kita pigbiyayaan kan malupit na boses sa pagkanta. Malupit talaga kasi si pakaplakada niya. Babae si nagkanta. Malupit. Partida pa, nakatukaw pa to, ha? Pag-abot naman sa i-purpurwad ka sa chorus na malupit. She's gone. Digdi sa mga halangkaw na part.
hindi sa part na nag-irinit si Payo. Yan, ha? Pasample sa nain mga tuwang. Yan, malupit mga tirada kan mga taga-barangay Danlong, ha? Kasugbang pagkahapon. Ha? Talagang ako lupit kan mga taga-barangay Danlong. Pinakitaan kita. Kadakul pa mga sunato duman na pigkakaranta. Kaso problema rin si mga singer duman. Ha? Sa inkaphali itong video kito, ha? Kisa nag-joke itong intero nagkaharay blan si mga singer na biglang mawaraan sa ako. Ay, nako. Ay, ko nabanggitan ang pangaran ka na may sa derikan na video-okie ba? A video-okie machine, ta baka maanggutan ako, ha? Dito na sabi yun na dating puno barang. Ay, nako. Malupit, ha? Malupit kan sa and of course, si pinagpararaban ni Punong Barangay Juan Choras sa kansayang esposa na sa muya man na pinagroharampangan. Malupit man, ano? Malupit talaga. Malupit ang preparasyon, ano? Kan sa tuyang mga amigo dyan sa Barangay Danlong. And i-acknowledge ko lang po ang sa muya pasalamat sa sarong anonymous donor from San Jose na pick up mi po kong sugma sarong dakulang box ni assorted medicines. Igwa po din mga vitamins, may mga abulong para po duman sa evacuation center. Ang takadakul po ni nagbamati. Pang-aki, pang-adult na mga bulong sarong pagkadro dakulang box. Na paano po ni mga assorted medicines na pick up mi po sa sarong lugar dyan sa banawaan ni San Jose. Maski na nga ni personal niya po ito, and yet habo niya pong magpamensyon. Inampakiuri niya sa kuya kung pwede na ipagmensyon na rin sa iyang pangaran. Kaya, sa anonymous donor na ito tabi, mabalas tabi sa imo. Thank you very much! Yun ay niya o dyan, Ras, nahilim mo yung pagkadurod ako lang box. Paano yan yung bulong? Kaya, thank you very much. Ano? Salamat po. And also, thank you sa mga latest po na nagbinita ang case survey ko, mabalos po sa case survey ko, lawit ang dila ang pag-iribatakan sa umaras sa pagsakat kendi. Galing mo yan. Labing sampulong box na sardinas, nasa sampulong box man na corned beef, tapos meatloaf. Ano? Yan, yaraw din sa labi na halos dahil po kami makaagingo niya. Dahil minamagin sa muya sa muyag labi digdi. Kaya, as mo yan pa, Diyos, mabalo. Saka itong mga donors, nagka-irinod pa, no? I-round up ko po yan, gabos sa mga donors, mga anonymous donors, as in mga gusto po na magpa-mentionar kan sa indang tabang. Hanggang 24 po kami, hanggang sa maabot na Friday na lang po ang pag-ako mi kan sendo mga donasyon, mga kababayan. Hanggang 24 na sana po. Eh, nagkuha kami ng apelasyon. Kami po naghahanap ni mga volunteers na makakatuwang po niya sa pagpreparar kani. Ang sabuya pa lang pong jump off sa pagpabatangas, ibuhon po sa January 31, Friday po yan. Sa Biyernes, mapabatangas na po kami Friday morning. So, naghahanap kami ng mga volunteers na magpalista digdi. Volunteers na matabang po sa muya sa pagprepare kanini, most likely mga lalaki po na pwede may makatuwang sa pagbaba kani mga ipinagsakit digdi ng mga donations, ikakarga sa truck. Kay puan mi po yan, most likely, or probably, I mean, probably on January 30, may makatuwang na po kami para iprepare na po ini sa mga truck. Mga volunteers na mga lalakihan, pwede man po si mga babae sa gusto. And volunteers na gusto po mag-iba sa muya sa Batangas. Ano? Kaya pa may po ning advance na listing, although may nag-confirm na po sa kuya nakakapira,
tama-issue po kami ng ID. Tama-issue po kami ng volunteer ID duman po sa mga maiba po sa probinsya kan Batangas. Sa mga naghahapot, Friday po ang jump off ta, Friday morning. And unestimate me, Sunday mga noon time, yaon na po kita digi. Nakauli na kita nin Aldaw nin Domingo. Gusto ko man pong acknowledge in partnership na po ang sa tuwing operation Tabang sa Tabang kan mga Bicolano, sa mga biktima kan Taal Volcano, i-acknowledge ko po in partnership ba with the local government unit of San Jose headed by Mayor Doc Magchapes and the local government unit of Goa Camarines Sur through Mayor Marcel Pan. Natapmi po sinda sa pakiulay na matabang kami sa pagi ka mga mobility o mga pwedeng lunadan po kan mga donasyon. So thank you very much po ah kay Mayor Doc Magchapes kan Banuan kan San Jose. Thank you also to to Mayor Marcel Pan. And thank you kay Sir Stephen Sadia, kan lokal na gobyerno, kan Banuaan na Gawa Kabarini. So, just mabalos po sa'yo, mga boss. Katuwang tala po sinda in partnership with the local government unit of San Jose and with the local government unit of Gawa Kabarini Sur. Aras ganyan, hindi gana kita ng 17 minutos, makalis po ang alas 8 ni pagaga. Pasadaan ko lang muna ng mga message na nakatutok sa tayo via Facebook Live. Ay, good morning kay Ma'am Ami Chen. Good morning po sa iyo, Ma'am Ami. Sabi ni Ma'am Ami, good morning, Sir Frank. Batiyon mo naman ako, please. Okay. Happy listening po and good morning kay Ma'am Ami Chen. Okay? Good morning po sa iyo and happy listening. And I hope maugman sa iyo mong morning ngayon daw. Kaya good morning and happy listening po sa iyo, Ma'am Ami. And also, kay Nosranil Alpha November, Marina Aga, Sir Frank, and Sir Alan C. And good morning man kay Ira Velasco Godoy. Good morning po sa gabos ng mga taga-partido Goa. Kay Chris Badoria Pimpenia. Good morning, Idol, Marina Aga man. Good morning kay paring Joel Dalangin na nakatutok sa toyo programa. Good morning kay Lynn Gabato. Good morning po sa Goa. Pwede po pabati. Sige, good morning po sa imo. Kay Ate Susan, good morning. Kay Arman Pancho, good evening po, sir. Taga-Gowa po, good evening. Nasaan ka po ngayon? Kay Gemma Colliandas, good morning, Sir Frank. Good morning man sa'yo mo. And kay Ate Vanji, watching from Saud. Okay, sige. Good morning po sa Indogabos, mga kakampi. Kakampi mo, live report. Live report. Aber daw, ratsada na kita kan mga barata. Report alis sa pag-iriba sa luwas. Bano ba nung report? Nasa linya, Rene Aurelyosa. Kapag Rene, good morning. Yes, good morning, kakamping bang. Sirigman sa katuluyan mga parantabay. Antes kan mga insidente o kaya man mga pagayari sa magandang municipal police station at sa tindahan sa EOR. Kakamping bang temporaryo sa nanda maakwar bilang spokesman kang Camarines Sur Police Provincial Office. Si Police Lieutenant Colonel James Lunatay, yun ang acting chief of police sa Pili Municipal Police Station. Mentros na ang ibang mga opisyal ka na Camarines Sur PNP niya o sa duwang bulan na schooling. O yun ang camping prank ang naging pagbilinaw ni Police Provincial Director Police Colonel Rodrigo Arangguruño. Sa kaputan kan mga members kan na bigya kan surma. Susog sa provincial director na kukulang-kulang malanggad ang official kan na PNP sa Camarines Sur. Mantangan itaan niya on sa pag-i-scoring na importante managayo para sa indang karir o kaya man sa promotion. Mayroon duman na kakamping niya Frank na si Police Captain Chester Enriquez na pinag-resignar bilang kapamayukan na police Community Relations Office kan Camarines Sur PPO kan Enero Jetao na presente. Alagad na makalisan ang pinang aldaw ini ang pinag-designeran ni Polisa Provincial Director Rui Jr. Bilang Chief of Police kan minalabak ka Municipal Police Station. Kung kaya si Police Lieutenant General James Ratay ang OIC Chief of Police kan Banuaan in Pili ang nagsiservisi sa camping ng police sa office.
kung siya ang spokesperson ka ng Sir PPO, di yaon siya sa hepaturakan pulis sa pili, eh dumating sa BBC Town kan mga gustong magpagkontakta na interview sa iya. Kung si, yes, iba yung mga tuyo sa PCR, maging itong mga kababayan niya to, and sa kariyaskan media, kung gustong magpagkontakta person kan 20 counter madumang ka siyempre at siyempre alangan mo ang camping plus na mag-opsina siya yan sa Kamarisor PPO siyempre duman sa kaiyang opisina sa Pili Municipal Police Station. Pero sa paglilinaw ni Personal Director Rodrigo Aringo Ruiz Jr. yan temporary siya na and pagkatapos ang duwang bulan na schooling kaya itong mga opisyal kaya na PNP Kamarisor magiging normal na ang sitwasyon. Kaya nga ni Iguan Maristis yung kakamping prat baka na ang nagtutukan bilang chief of police ang ranggo police lieutenant. Dapat the rank na yan sa kakamping prat sa mga police station dapat ang nagtutukan na ranggong police captain pataat. Pero ninuli nga ni sa medyo pagkulang-kulang kan mga opisyal, ninuli ta siyempre papaunahan mga kalidato kan pinti ng kapag-discalling dahil sa sendang karir. And sa senda mo na function, yan sinaging rason na camping plan para temporarily ay minipon anak sa pagkakasal at member ng tipo pulis ng Pilip siya po mang giraray ako kan kamar ng pulis provincial office. Pero sa mga pangyayari ng camping plan kung babasaran mo ay journal kan na sabi ni Sir Pulis Provincial Office na halos sa I'm going to go to the Provincial Office. Nagkosas na direktorin ng pagkabanggi duman sa Zone 2 Respal Subdivision Barangay Himaga Goa Kamarinesur at mga elemento kan Goa Municipal Police Station na pinapamayan ni Police Director Dominic B. Borigas Assistant o kaya Acting Chief of Police kaya mga Goa pinakarispal at nakosad yung si Jesus Fernandez Iagor 40 años may agong residente kan Zone 2 Responsive Division Barangay Magagawa Kamarinesur. Yan inulit sa Kapusugan Kamandamyanto de Areso sa Erarum Kan Criminal Case Number 3366 apitsado January 20, 2020 sa karo na serious physical injury ang Mandamyanto de Areso ang pinagpaluwas sa camping front ni Honorable Judge Ramon Epundo kan MPC Judicial Region Goa Kamarinesur. Ang suspekado ang akusado ni B ang pinagtutugutan man sa camping plant na makapag-postmin bail o makapag-piyansa ang 12,000 depesos para sa kayang temporaryong pagkakalibri. Siguro sa katulad ng pag-iriba ang follow-up report ng elot ng Imareta na nangyari ang pag-gatuswi sa camping plant sa babae. Diyan sa barangay Taytay, Goa, Kamarinesur, siguro sa paikan sa tuyan, pag-ibag sa camping niya sa ilo sa managpaabot kan bareta na yan, na nakaabot naman nga ni Ligdi sa Kamarinesur Police Provincial Office. Kaya mula ka camping plan, sa tuyang initial report, sa location ka camping, Rene Orilota, good morning. Kakampi mo, live report, live report. Abala sa'yo mga camping, Rene Orilota. Sa report, dahil dyan sa imong location, mga pangyayari po sa karis na 12 oras, mga spot report na pinagpadara po sa PNP Provincial Command. Good morning kay Tess. Ano kaya yan eh? binabaraliktad na apelyedo. Good morning po sa mga taga-Goa watching from Pampanga, Paras Family. Sige. Good morning po and thank you po sa pagtutok. Digi sa mga nagdadalan sa tuya via Facebook Live. Sir Frank, igwapo talaga arke na video. Okay, natodo na ang birit mo. Pero ang score, wale. Igdi po sa barangay Matakla, no arin ka po ma-visit, Sir Idol. Sa bakit
sige, pwede pa kita magano kasi mapamang kitang gawa, ano, 'di ba? Pwede kita magmatakla. Pwede kita mag-schedule sa barangay Matakla. Good morning kay punong barangay Agrabante, ha, kan barangay Matakla. Kap, good morning sa imo. Ano? Bakenaman, ano? Bakenaman diyan sa barangay Matakla. Makapag ano kami diyan, makapag sugod barangay, ano? Sa mga taga-gawa, mga pride na barangay, po pwede po kami dyan sa barangay Matakla. I-finalize me lang po, ano? I-finalize me lang. Eh, mga taga-Tigaon, salamat pa lang kay Kagawad Shelo Culiao Canoa. Nabasa ko na po ang post sa iyong Facebook account. Confirm, sabi po ni Kagawad Shelo Culiao Canoa, sa gabos pong taga-Tigaon, so gusto pong maghiras ng tabang, arog po kan mga gamit sa lawas. Basta, gamit like toothbrush, toothpaste, sabon, pangkarigos, and panglaba, diaper, sanitary pads, canned goods, noodles, bottled water, rice, crackers, etc. Para po sa mga evacuees and victims ng Taal eruption, pwede po darahon sa digdi po sa house me po sa Taluhongon, digdi na po ang pickup station sa Tigaon up to Friday po ini January 24th. Let's share one or more items would be something. There is always joy in giving. Diyos ang magbalo sa Indo. Sa Indo. God bless. Tas, hashtag kakampi, hashtag KM Partido Tabang Bicol Noon. Okay. So, sa mga taga-Tigaon po, mga pagtrayad na mga barangay, mga taga-dyan sa Banuara at Tigaon, gusto man po maghiras na day na po makakadigdi sa mo yung studio, binukasan po ni Shelo, ni Kagawad Shelo Culiao Canoa, kan barangay Taluhongon, and sa indang residensya bilang pwede nindong darahan, ha? Drop off area, kasi ng mga donations sa mga taga-Tigaon, ano po, and ililistami na lang po yan, o ipapalistami na lang, proper acknowledgement, ano po, Kagawad Shelo Culiao Canoa. Again, sa imo po, salamat po Kagawad Shelo Culiao Canoa. And pag nagka-telepon na po dyan, pipick upon me na po yan. Pipick upon me na lang po yan. Ang saya pong residensya, makukuha dyan sa barangay Taluhongon, Tigaon, Cabarete Sur. Sa liwat, ang sayang postdigdi, sa gawos pong taga-Tigaon, so gusto po maghiras ng tabang, agad mga gan, sa lawas, pati po toothbrush, toothpaste, sabon na pangkarigos at panglaba, diaper, sanitary pads, canned goods, noodles, bottled water, rice, crackers, etc. Para po sa mga evacuees and victims sa eruption sa Taluhongon. Station and Tigaon, pick up station and Tigaon. Up to Friday po ni January 24th. Sabi niya sa post, let us share. One or more items would be something. There is always joy in giving. Diyos ang magbalos sa Indogabos. God bless. Hashtag KM Partido Tabang Bicol Noon. Sabi yun sa post ni Kagawad Shelo Culiao Canoa. So salamat sa iyo, Kagawad Shelo Culiao Canoa, kan barangay Taluhongon, Tigaon, Cabarete Sur. Admirador ng bayan, Frank Sotero. Alas 8:30 na po ang tamang oras. At oras na yan, mga kakampi, hot po sa indukan, mayroon na kape ni Manoy. Morning, honey. Mukhang sarap ng gising at umaga ng busy pa. Hi, honey. Oo naman. Ikaw pa. Oh, bakit ako? Ikaw talaga. Oh, ayan. Coffee is ready. Paborito mong pampa. Pampaganas umaga at buong araw. Kape ni Manoy. Kahit kailan talaga, ang swerte ko sa misis ko. Woo! Ang sigaw ko. Kape ni Manoy. O ikaw, try mo din. Kape ni Manoy. Extra strong herbal blend with energy booster. Pampa tibo. Pampa tila. Pampa kusu. Pampa gana. Pampa ube. Pampa diba. Pampa gising. Pampa init. Pampa basko. Pampa tagal. Pampa alerto. At pampa kondisyon. Kape ni Manoy 12-in-1 coffee mix. Ang kape ni Manoy ay available sa lahat ng KKBN office sa inyong lugar. Salamat sa kape ni Manoy. Kape ni Manoy, lakas mo ngayon.
Stress sa pag-eskwela, stress sa trabaho, stress sa negosyo? Give yourself a break. Magbakasyon. Para sa sarong stress-free vacation, gibuhon na flexible ang sabing planong bakasyon. Sigun sa mga eksperto, bakong tulo, bakong pito, kundi gibuhon na 10 aldaw. Ang bakasyon, urug na kon harayo ang target na destinasyon. Save time and money. Mag-download in travel planning applications para magiyahan ka sa pagplano. Tawangin panahon ang sadiri para sa relaxation. Durante ka sa imong bakasyon, asin serto po, naigwa kang bastanteng tulog at the end of the day, asin para maging 100% stress-free. Magdugawe, Tugawe Cove Resort offers all-in, worry-free package with room, transfers, and full-board meals. Mayo ka nang iisipon pa. For more information, mag-log on sa www.tugawecoveresort.com or visit our official Facebook page, www.facebook.com/Tugawe Cove Resort. Tugawe Cove Resort sa diri. Asin pinapamahalaan ni Mr. Nonoy Villaferte Magduto. JAR, Security and Investigation Agency. They have well-trained security guards, protection agents, close-in security. They also offer detective investigation services. JAR, Security and Investigation Agency. Located at ALDP Mall Complex, Rojas Avenue, Diversion Road, Nagas. Contact number 811-1066 or cell phone number 917-554-3534 or 0939-917-6216. Look for Ronald Alba. Be safe. Trust. JAR, Security and Investigation Agency. Balang araw, kung kaya mo naman gawin ngayon. Ha? Paano? Gusto mo ng himala? Don't worry, kasi ang himala ay nasa puso ng bawat tao. Nasa sabon na ngayon. Bilibang, ang sikreto ng mga kutis mayaman. Aalagaan ang kutis mo mula ulo hanggang paa. Miracle Nutribar is good for cleansing, exfoliating, toning, moisturizing, and protecting your skin. It has various ingredients like pineapple, which contains vitamin C and beta-carotene. Papaya for renewal and repairing. It has vitamin A for skin and anti-aging. Carrot, which supplies powerful antioxidant. Tomato is low down aging process. Cucumber controls oil and pimples, tones, and tighter pores. Avocado, which is rich in vitamin A, helps in moisturizing dry skin. Strawberry tones, refreshes, and protects skin. And other helpful ingredients like seaweed, honey, collagen activator, turnip, oregano, turmeric, guava, moringa, virgin coconut oil, and aloe vera. Sige, gusto kong itry ang Miracle Nutribar para maging kutman na ako. Saan ba akong makakabili niyan? Ang Miracle Nutribar ay available sa lahat ng KKBN office. Pwede kang tumawag o mag-text sa 921-200-4714. Miracle Nutribar. Feed your skin. Experience the beauty of nature using tropical fruits and vegetables. No preservatives, food-grade raw material, no harmful chemical ingredients. Hanap mo ba ay appliance o laptop na hulugan? Dito na tayo sa Case Cervical. Dare to compare. Mas mababa ang down payment, 0% interest pa. At higit sa lahat, no hidden charges. Maging wise at huwag pabigla-bigla sa pagdesisyon. Sa Case Cervical na, ang tunay mong kaibigan sa magaan na hulugan. Kaibigan mo sa panasin. If you want the latest trends in fashion, come and visit Don and Gang Fashion House. We offer quality RTWs for ladies, men, children, and prices you can afford. Looking for shoes and some accessories? We have them. Visit our place at door number 2, Bentoy Square Building, San Jose Street, Goa, Camarines Sur, besides LBC. They also sell plain and colored polo shirts for men and women, rounded and V-neck t-shirts, and ladies' undergarments. Don and Gang Fashion House is also a proud distributor of Dannon and Lucky Hannah Clothings, a sister company of Bench. Don and Gang Fashion House, where lifestyle and fashion meets. For inquiries, you may call or text at 0915-254-9770. Owned and managed by Mrs. Gang Del Castillo. Bukas na ang month trading. Ang month trading, dealer ng mga dekalidad na hardware as in construction materials,
Araw kan mga minasunod, aggregates, concrete hollow blocks na may tabanyong 4, 5, asin 6, alay sand, ranga sand, crush gravel na reinforced G1 asin 2. Papapagman din mga maliba, ibang materyales, sento, kapya, asin 8, postuwir, kansendo, merong, asin ibang edifisyo. Available man sa man trading ang mga electrical asin plumbing materials. Sinda may free delivery sa mga dahulang volume ng materyales na binakal nito. Mag-trading, magopa mismong sa sentro ang banwaan ng San Jose, Camarines Sur, sa tubagan sa kang San Jose Cultural Complex. Mag-trading, di kalidad, barato ang presyo, kaya digdi na kamo. Pagsasaliri asin pinapamahalaan ninda Francis Cocoy Obias asin Michelle Christine T. Obias. My cellphone number 0946-804-5668. Month Trading. You're listening to the station. It is my station. Kita sa programa mga kakampi. Song for the broken hearted. Oras niya to alas 8:37 na po ng paggaga. Dagdagan pa ang mga barata, bratsada na po kay Marit Puwet at siya nito parang pagkitaha si Dayta Tukad dyan sa pagkini sa barangay Cagaycay. Nagkanta kayo pala sa mga pag-iriba ano, dyan sa Banuana na sa Jose Cabarides or pakihanap nito si LV. Tamay naghahapag di ka itong calamity assistance ka o kung ano po daan update. Abigan sa tayo mga citizen dyan sa Banuana ka sa kaya sa mga pag-iriba, baka pwede makadyan po sa Banuaan na San Jose o mga pag-iriba sa San Jose. Pakihanap nila sa Ma'am LV and in charge sa OC, Calamity Assistance. Makakagat kita din. Update! Report! Ba'y mga kambang tungkol na si Kambing Jep ang maubos man ang sayang sitaw? Tatay Riggs, kung ano masasabi niya? Tama, ayun mo sabi, Tatay Riggs. Wala kang pakialam. Tatay Riggs, bakit ba Tatay Riggs lagi tumata sa price ng crudo at petroleum products? Yan ang utos ko. Ito pa naisipan na naman yun, Tatay Riggs. Sang-sang na naman yun, bulag naman sa tal. Ibisag pa sa tal, udilig sa kiyas. Sige naman magaling sabal-sabal din. Ha? Mali ka daw dito, Tatay Riggs. Huwag mo nang pakialaman. God!
Guard, palabasin mo nga ito si Tatay Diggs. Uy, Bong, palabasin mo nga ito si Tatay Diggs. Ngayon na. Sampalin kita pag nawa mo. Ay. Mahinit. Mahinit ang pahayag ka niya. Ano? Ayo sa ating ang report namin kami ang MSK sa bago naglibot-libot sa mga gasoline station at dito sa Pasig area. Ano Tatay Diggs, may binubulong si Tatay Diggs para sa imo, may sabihin sa imo. Tatay Diggs, ano sabi mo? Babarilin ko kayo. Winapak na nga sa gasoline. Ang dalaga ng gasoline ko niyan, sa mga gasoline station ni Bebe Manusio, ang pinakababa din ito ng gasoline station niya dyan sa may Talusin Street, at naman sa Miles Inn na ito. Ang crudo naman, diesel na sa 41 pesos and 5 centavos. Ang premium na sa 51 pesos and 65 centavos. Ang unleaded is sa 50 pesos and 85 centavos. Ang kerosene is sa 50 centavos and 65 centavos. Duman man sa Isarog gas station sa Banuang Aning Tingtown, ang diesel naman is nasa 43 pesos and 75 centavos. Kaya mas mahal duman. Ang unleaded is nasa 53 pesos and 71 centavos. Ang premium is sa 54 pesos and 71 centavos. Ang petrol naman, petrol Tingtown, ang diesel is 43 pesos and 74 centavos. Ang unleaded is 53 pesos and 71 centavos. Ang premium is 55 pesos and 6 centavos. Pera, 55? 55 premium. Oh. Ang unleaded? Ang unleaded is nasa 53 pesos and 71 centavos. Nasa 49 na lang yun. Sa Rinconada, nasa 49 na lang yun. Iyo. Sa miles to miles to 8, nasa ang unleaded, nasa 50 pesos lang. Kung i-offer mo sa petrol tapos isa rin ang gas station, mas mahal. Iyan bang presyo yan na nag-implement na sila ng... Yes, na nag-roll na kasi. Kung 55 pesos kada litro, presyo kan premium, nag-rollback na, kan maayo pang rollback. Pura, ano? Nasa 56? Nag-rollback na daw sila, sabi na nag-rollback na sila. Kung dahil implemented ang rollback, kung yun na nag-rollback na 55. Yung rollback, siguro anong kuta na sa presyo kan? 56? Something? Baka, okay, siguro yun eh, 56. Oh. Tandaan ito yung aning, ano, ining unleaded, dahil ang presyo kanina na nasa 55 pesos, and 54 yan, nasa 53 pesos na lang, and 71 centavos. Yan ang, ano, kang ngayon. Kasi ang ano ibagang ining kiano ki Singapore ang pagtutumang niyo ang presyo ng gasolina ni Singapore is na ang diesel is nasa 40 pesos and 53 centavos ang unleaded 53 pesos and 61 centavos ang kerosene is nasa 46 pesos and 35 centavos yan ang presyo. Kaya ano, sa to yung maglalibot-libot video, ang pinakababa, dyan sa Banuan ng Goa, dyan sa Miles Inn, ano, gasoline station sa may San Jose Street, sa may Kulasi, ang gasolina duman, ang premium is nasa 51 pesos and 65 centavos. O, di ano, si David ang kabarato? Oo. Tapos ang unlimited nila. Magpa-commerce na yan. Gabak! Sabi ko, gibuan mo ng kontrata ang Mile Age, ang account executive si Jebot. Ngayon, kasi bago namin yung kambing lang, pag-alipot-libot lang sila kung paano ang sigaw, Frankie, okay, kung
maagi ka, pangli mo, maagi ka din sa magsunod kang tigaw. Ako talaga. Ako talaga. Okay. Yung maulit ka, kasi ka man maagi. Yan talaga, yeah. Ako example mong visit, ha? Mayo na mga padyak na nagarong ang bilis sa sentro ka manuan ng tigaw. Ah, dyan man lang sa sentro. Pakalam, bago ka mag-abot sentro sa may kasurek, kadakol pa? Oh, di ba sa atin sa Simbro, Mayo. Mayo na sinagayabayabang. Mayo. Pero dyan sa may portion, sa Kasureko pa, pataas o pababa yan, igwa pa. May mga habal-habal pa nga ni. May mga itrag pa nga ni. Oo, oh, igwa. Dito sa Simbro, Mayo na. Kaya dyan man lang ibinawal sa may ano, iyan baga sa may crossing pa sa ngay. Oh, tapos rin ang may nakadupa na polis, nakapamiyalan na polis pag agi ko dyan kang Monday. Saka Tuesday. Oh. May nakabantay dyan. Man. Oh. Naman sa may prime na may kanduluman. Kaya, o oh, yaraan duman. Pero yan, beyond that point, hindi ko amang giraray. Ang sabi kang DILG, national road, hindi man sinasabing sentro lang. Hmm. Ang saros, mga nag-agrahen, hindi sabi kami, Frank, ito may mga negosyante na yan sa sentro. Tama naman ng tigaon, lalong-lalo na sa tuyang amigo, si Mr. Ano, Clarinho, may sa direktang ilyong grocery. Saros, saan? At sa naka ano naka sa naga taoning reklamo kaning susunod mga customer talagang mapasaan pa sinda pa sining dumat sa terminal o sa kanto tangani makasakay sino sa padyak. Oh, speaking of Ilyong's grocery, agihan mo na si Matiel para ma-record na, ha? Iyo kasi may nag-agi ka diba. Para maaraman ta ko ano ilalagta sa material kang Ilyong's grocery. Thank you sa Ilyong's grocery, ha, sa pagtiwala sa muya. Kaya nagkakapin naman ang konsente ang dalawang minang agra ngayon na ano ang tigaw dahil kang mga padyak na nagano din din naga dahil napinpano lang sa sentro. Mm-hmm. And baka ulit ang aning kasubaro si, ano, si punis sa... Ikaw man lang, Jabot, hindi ko man nakaulay, ikaw man lang garo. Hindi, ko lang sa aga at interview sa aga si ano, si ang sabi punis, mo kaya, Midyon. Ang sabi mo kayo ngunyan, nakaulay nakasubago. Hindi ko man nakaulay. Baka ikaw. Ayaw, nakasubago. Nakasubago pa lang. Nakaulay. Nagpapasunod din dati. Atag ika. Hindi ka magta. Ika lang. Ika. Ulang ato. Oh, yan. Nakaulay ko na. Hindi sabihin mo. Nakaulay ko kasubago. Yun. Siya polis. Misil bagaan mo. Katala. Ang ano kumpanyero. Iyan kaya. Araw mo, Jebot, takapig babara dyan, pig tataraman dyan, kasi dapat maging tama kita. Garo man lang yan, malaog ka sa kanan baga, dyan ki Pai Kaloy. Pag nagtukaw ka, mahapot si Pai Kari, makakantabi ka mo. Ano mata kumalaog? Dahil ba, ang nagdadangog, tinutukoy ko bako ka, ang nagdadangog. Yung baga, pag nagtukaw dyan ki Pai Kaloy, hapot ang ni Pai Kaloy. Para sa mga nagdadangog, ha, makakantabi ka mo. Alang nga. Maglaog ka dyan sa mga barbershop, dyan sa Kachi, and sa kuyang hairstylist. Ako malaog ato. Pag naglaog ako dyan, ako ha, hapon na ako, gupit boss, alangan ako dyan magkakali. Barbershop po ta. Kaya garo man lang yung ika, dahil ka magsabing nakaulay. Tatadae man, ikaw man lang nakaulay. Nakaulay ko sa bago, nakaulay ko. At sang kaya ni ganyan ni si OP, ay inda, taday ko man yung nakaulay, oh. Ganun to gusto ng si OP. Yan, taday ang pag-live interview ng show, ano? To speak na yung runga. Yeah. Ito ka nga rin inahinig. Yeah. Meron, yun lang yun, taday nga. Basta ang presyo kang sitaw ni Jebot, pag wholesale da, 40, sabi ni Jebot. Sabi ni Jebot sa sabi niya ang text sa kuya, Lupit, Sir Frank, pusngak ako sa gibo mo, more power po sa sayo mo. Sige, thank you. Tama ba ga? Itama talang, ano? Itama talang ang mga perception. Ibaga, maglaog ka sa mga ano pa dito sa mga establishment. Boss, masahe boss. Alam na ako diyan magrosaryo. Ano nga rin. Yan ang naglaog diyan, di ba? Oh, aberda, kontrado nito siya sabi ko. Gabat. Nahiling ng iyong
dumanan ang purpose kaya iyo yan. Ha? Yan ang purpose kaya yan. Bili Ate Banji. Naghahapot po, tabaka baga mapamakeup ka sa kachi. May man makeup dyan. In style, pwede. Oh. In style salon, pwede. Ha? In style salon, pwede. Oh. Halimbawa, pag nagdyan sa tindahan ni Ate Banji, dahil ka na Ate Banji maghapot ng ukay-ukay po. Bayo manggaroon din ng ano. O oh, inda. Dahil na tabaka umangutan ako. Kakamping Nilo, nasa linya para sa dagdag na report. Kakampi mo, live report. Live report. Kakamping Nilo, good morning. Good morning, Kakamping Frank. Good morning sa satayang mga parang tabay. Makawalit ang si Vice Vin Tamuelo sa kapanuan na mahala niya ito ang kapanuan ang palo sa sanggol ng bayan. At may ibig ako propose si Vice Mayor Patrick Magmente yung mga ayam na mga sige yaba-yaba sa mga tinampo kakamping Frank may mga talagang delikado baga na ano, nag-disasya. And sa iba pa mga informasyon, pwedeng maraming na ito sige Patrick Magmente sa sanggol ng bayan. Vice Mayor Pagkaga, nakangkor po si kakamping Frank kakamping. Morning, Vice. Maraming na aga, Tabi. Maraming na aga po. In advice na gabanuanin sa Nose, grabe si response sa Muyang Pangapudan kan Sogma. Halos sarong traklo din sa Muyang na pang donasyon sa banuanin sa Nose, Tabi, Vice Mayor. Matibay talaga ang mga taga-banuanin sa Nose, Vice. Ay, dakulang bagay yan. Actually, ay tamaan ni Nahagad sa mga abot ng mga panahon, mas maray na nakaka-respond din kita sa mga pangangaito, kapalan sa mga biktima kang eruption kang Taal Volcano. Mm-hmm. And kung may kapasidad manuhaan kasi na makaw din financial assistance na nahali mismo ng gobyerno na sa disipula medyo kinakapo sa oral daw na lang ng mga pangangayip mga taga-tao, hindi din na nag-ahadig habang. So, tao na magtabang dikit man yan na si Odakula man dako ng bagay yan dako lang po sa matakang tao pero ang importante sa matakang mahal ng Diyos kaya dako lang bagay din po ang ginigibokang sa indong stasyon ng DWQM ibig sa Pagbido na nag-initiate sa siring ngayon araw mo po dako ng medium kang radyo na may paabot sa gabos ang informasyon as in nakaka-encourage talaga na si mga may kaya sa miskimay man kadikit na kapasidad dahulang bagay kaya dahulang sa kami po ano sinadadangog ko oral daw ang DWQ na talagang nagigibo kang sa indang inisipibo kasi na sa indang mong pong pangapudan siguro dakaram ko na dahula ang tiwala ng tao lalo lalo na sa pinakapamusong registration business sa tuya sa partido kaya dahulang bagay po yun. At sabi ko ni Subago Vice Mayor in partnership naman kami kan lokal gobyerno kan banuaan ng San Jose kasi saro sa banuaan ng San Jose an sa pagkain mga opisyalis po na tulos nag-aktuar sa Muyang pakiulay na makagamit kan bihikulo kan lokal na gobyerno kaya parte po kan matrayong pong kampanya ni an lokal na gobyerno kaya salamat tabi ay no ako lang bagay po yun sa simbrekit mga nilalit ng balikan simbrekit si Lina as in araw man si Mayor willing man magtabang ang LGU sa Nose kung pinapapagpudan po. So, ipuhan talaga na ang sharing ka ng aspito kayo po pagtarabangan. Opo. Vice Mayor, di din sa sanggol ng bayan kan banuan na San Jose. Kaso ba po, nadagos po sa sesyon nindo? Ano po si napag-urulayan? And hindi ko makahagad update sa budget po nindo? And update ka ba compliant barangay po sa pag-submit kan sa inang protocol 2020? Kasi I understand there are several barangays na di pa din po compliant. Okay po. Nabingan po
dumal si Pagtaog Grinding Authority kay Mayor para ma-renew si Kata sa PhilHealth dahil kapuhan ng mga beneficiary na makapag-avail din ulit kasi mga PhilHealth lalang-lalang mas mga nasa hospital. And then as pagtaoning authority kay Mayor din para sa pantawid si program DSWD, si Fortis, para padagos na may padagos ang programa digi sa first step. And third, kapunin pagpo-propose kami ng parang dibuho ni mag-create isang school, high school, garage special na itinilang pininig sa mga, kung may mga disabled, mga may person with a disability po, na magkagwedig di sa sana sa parang isasarong special school na pag-propose ng executive department. And siguro barangays po, barangay, may several barangays po kasi naman na nag-submit na. Process po kaya kung pagsasubmit ng annual budget sa mga barangay na for review kang sanggunin ang bayan, pico course through po sa budget office. At ang budget office po kaya may technical na pagkakaaram. So bago po isasubmit ang sanggunin ang bayan, pinag-check na po Linda as to compliance po katong mga mandatory and statutory obligation din na kahit po hanggang laag ng mga barangay, then ino-forward po sa office. So, nagkakapira na rin pong mga barangay na actually po, may mga barangay na na-approve. And kaso mo po, may parang anong o pitong barangay po na for o pinag-refer ko na po sa Committee on Financial Appropriation para pag-adalan. And may mga pangkisa po, kasi renewal po ang pangkisa ngunyan ka mga motorcycle na nag-aagi po sa sangguniang bayan. So, ngunyan parang po pinag- Abos ako rin pong kung pagkakataon na hindi na-informaran ang Gabos na may prangkisa sa mga dati po na kunan nyo po yung pagkakataon para mag-renew ang sa inyo pong mga prangkisa dahil base po sa ordinansa ra. Pinagtatawan kita po on January 1 hanggang January 31 para po mag-renew ang sa inyo mong mga prangkisa kasi kahit po annually na-renew po ang sa inyo mga motorcycle legally makapag-operate. Kan sa indong mga vehiklo, alimutong motorcycle, dahil required po yan under sa local government code ay nagtatao sa ilan yung prangkisa po ang sangguniang bayan. So, iyan po pagkakaroon din na para ma-check kung sangguniang bayan po si compliance din po. Dahil kung sinarado po kami common carrier, so ang kahit po ang si pag-iingat, kahit po ang pong maray, dahil may wasan po niya ito ang disgrasya. Arin po yan, guys, tricycle. Tricycle po ba? Tama? Tricycle po. Tricycle. So, igon yung mga tricycle dyan sa Jose. Igon po. So, ego. Hanggang January 31, tama po ba sinadaw ko para matabago mo? Yes po. Basta okay. Ito naman sa ordinance ni January 31. Pero depende po kaya kasi mga bago na nag-renew ay nag-apply na nasa kahawan na po. So, annual po kasi ang dapat annually po ang pag-renew. So, may mga designated po kaya yan, mga ruta na pinag-create po base sa ordinance. Opo. Si ruta po. So, may mga nag-a-apply sa mo yan, mga ruta na dahil po man natatuan yung po kami kaya ng ordinance. So, pero po pwedeng ako po ba? So, base lang po kami sa ordinance. So, ini po hanggang sa January 31? January 31 po, base sa ordinance. Yes, sir. So, pag di po sila naka-renew, so, ibig sabihin po, ang operation nila, illegal po, ay di sa bansuaan. So, pinapangapudan ko din po yan bilang ang chairman ng regulatory board, ang motorcycle regulatory board, franchising board po sa sangguniang, na mas marami po na magbisita po kita sa sangguniang bayan, may time po ka mo, as in, tanganin mahiling ka po, kung ano po siyang mga kaipuhan na i-comply, bro, po mag-apply. Okay. Ang bayad po kaya sa municipality is 500 parang in form of business tax. Tax naman po 'yan para at least may income mo po banuan. And sa para po pagbisita sa mga regulatory function po ang sangguniang bayan yung magpapabigay kita bayad. Napag-uulayin ito naman lang po ang tricycle. Putin mo lang Vice, may naka-receive na ba kami ng memo hali sa DLG ng kasuguan ni Secretary Anyo na spare pod mga national highways digi sa mga tricycle, habal-habal, motorized padjak or ini pong kuliglig, Vice Mayor? Sa inayon po ako, nilito po na-furnish ang office
ko, pero po siguro kay Mayor Iguana, kasi naman naman ang gawas na local chief executive na magsunod sa mandato po gilaray kang DILG. And siguro po kayo po talaga yung na-implement kasi nalilita po baga sa dalawang ng pili si Mayor po. Isara po siya sa 10 Mayor na napakasuhan administrative kang DILG. So, saro po yun na kahit po na naman i-comply kang sa tuya po lokal na gobyerno sa pagin ni Mayor. So, siguro po si Satuyo yung mga nasa task force, ipunay sa inyong trabaho. So, kung si Ringman po, siyempre kayo po ha, hindi ko nag-araray ka sa Satuyo mga time ahinwa na hindi ko ba ako sa pag-ulang sa Satuyo po hanap buhay, kundi po may kasuhan po ang national government through the DILG. Nasa consistent po ang mga local official na may mga nilibo, but to follow and strictly implement kung po ang order ng national government. Sarap pa, Vice, sabi sa bago sa intro, nagpaplano po na ano ni magpasar ng ordinance sa kontradigdi sa mga stray dogs sa banuan ni San Jose? Hello? Hello, Vice? Opo. Opo, sabi ko, hindi pong na-mention sa bago, nagpaplano po na magpasa ano ni ordinance ba against stray dog o sa mga butas na ayam sa San Jose, sabi Vice Mayor? Yun po. Saro ko po yan. Gusto ko pong kunin yung pagkakataon na ini. Kasi kasunod mo po, saro po yun na pag-uralayan mo sa session. Dahil very alarming po ang mga incident. Kasi po mga ini nakakagat kang ayam. Bako lang po na-accident sa mga sa sakyan po. Pero minsan po may nakakagat. In particular, na nangyayari na po yung sa Sabang na just a week ago po. Na may nakagating ayam kasi dinara po sa BNC, nagadam po yun. And actually, na-inulit po nga na inulit din sa SAB kasi ayun po ang garong nakang-hospital. Once na na-confine, kasi na-hiling po, naari po ka pa ang nangyari. Nakagadan, pagkagadan po, kasi sa nakagat. Mm-hmm. So, dinara po pinatauli. Nilulubong na tulos yan, Vice Mayor, pag nag-positive sa rabies. Ayun po, ayun po. Kaya sabi ko, very alert kung hindi na dapat po, aside from po kayan, 20 tao pa po ang kayo injection na ito pong nasa immediate na premises, para taraning ang mga ito pong nakagating ayam. So, dapat po, talanta na po yun attention. Kaya po nga, sabi ko kasi, Udma, although po ipakita kayo ng existing ordinance, sabi ko, nag-drop po ako ng isang ordinance na dapat singular ordinance po kaya. Para ang ordinance po kaya o incorporated, mas maray po dainasyado na tatawin ng atensyon. So sabi ko, dapat singular, hindi po manood lang sa mga ayam. So hindi po sa kumpig the drop na ordinance at gabos po na may sadiri, ikaw po ang nag-aataman o nag-gel lang yun sa iyong ayam kasi lang po sa custody mo. So kahit po hanggang pong i-registro mo yan sa barangay para at least po ang barangay, alam po ninda na kung sa isaan may, mga may sadiri kang ayam. Sa ngayon po kung sakali man makakadanyos, makakagat, makapagdanyos ng sadiri ang ayam mo, ito po ang may responsibilidad kayo hanggang sa maayos o nabiktima. So sa po po, piglago po din sa ordinance na dapat may administrative liability po. Ang isa yung mga barangay official na dahil mag-comply. Dahil po, piglago po duman na dapat ang mga barangay, iba po siyang daming registry book para ma-register po nila kung isa yung mga ayam. As in, sumaysadiri kang ayam. So dapat po ang mga barangay mag-monitor, gabos po yung sonad, ilibutan nila. Ayam na nasa po ini as in kaipuhan po pagkipinan ng kulungan and finance din po out of the budget para po sa vaccination ng mga nani maiwasan ang mga masurun na pang mga posibleng mangyari dahil nakakatakot na po. So sabi ko, ini po pagkakataon na sa gabos pong mga barangay officials, kami po sa municipal level din po, na as in kasumutan na po, lalo-lalo na sila yung mga sadiri. Dahil na po kayo maghalap na sa sumang kamag-anak pa, sa dinating aki o agunta po, ang nabiktim sa sadiring kayo. So, sana po, patudan po, sa lalo na sa mga taga-sana si po, nagpudan ka na po ang mga ayam sa ibuhanda na po ng kulungan, dahil na po, dahil na po yung mapro, dahil kahirap
sa mga importanteng impormasyon. Thank you po. Vice, thank you to me, Vice. Babalos tabi. May monitor, Camilo. May monitor si Vice. Nagdiyan po. Sabi ko, ayun na, okay na. Thank you. Pagkasabi na lang, thank you, Vice. Ay, Vice, may ko kayo lang sa tabi, sa mapanatik ng kapadyak na biglang nag-dispesos naman ang pamasahe. Ano po manang ganda na gawin ka niya? Dapat ba, garo dapat po kami may sanggunian na ordinance o resolution para sa pag-papa-adjustment kaya na pamasahe sa kapadyak? May po kami ng ano, pero itikik ko po sa ordinance ng sanggunian bayan. Pero alam mo po ang mag-agis sa sanggunian bayan. Kung ano man po ang increase na kang tinda pong paghagad sa mga ilin sa pasahero, kaya po kami lagi ni sanggani ang bayan. Dahil kaya po ang tapo dyan i-considerar din na meron po ang manual po pala kasi ang padas o may manig-incident si Dagagas din na. So hilingon ta po, i-check ta po iyan. Kaya mas maray po nga ni kung may reklamo po ipaabot sa sanggani ang bayan at kami man po makagad po ng aksyon sa bagay na. Okay. Okay. So yan doon. Malinaw ang mga pahayag sa ni Vice Mayor Rio Manuel sa mga informasyon at i-diplomente sa banwanin na sa kasi Kamara de Sur. Siya sa kundul na po na gisipagayin kay Banti Vice Mayor Bino Rio. Sinilo, Matthew. Thank you, Vice Mayor Rio Panuelos, kay Banan si Kakamping Niya na sa importanteng informasyon na sa kaya hindi ako niya na pagka. Grabe talaga ang problema yun sa Ido, ha? Kaya kung talaga mapapakaray po kan mga official kamarangay. Actually, bako lang sa banwanin sana. Dapat po ini isipon na obligation din lang ano, ha? Dakulang angat po sa mga officialis kambarangay, kanbanwaan, na maaksyonan po ang problema sa mga balaw-bagaw na ayam o Ido. Kasi tama ito, makahirap po kung nakakakagat ang sendong atama na Ido, kung may rabies yan, eh, dakulang piligro po sa buhay kan tao. Dapat maging ano kita, responsible pet owners, ha? Ang Ido po na yan, dapat nasa custody nindo na mayo po ng perwisyo. Take your pet as part of the family. Na ito pong daipig papabayaan dyan sa lungas, nagpaparakalkal ng basura. Actually, ang problema po sa Ido, bako lang yan, sa punto na nakakagat ng tao. Ha? Kadakol po problema yan. Pag kadakol sa rong barangay, kadakol po ni mga stray dog, mga butas na Ido, kadakol po ang problema. Number one, nakakalkal yan yung mga basura. Inawarakin ang basura dyan sa tinampo. Ikadawa, mismong ati kang Ido, nakawarak dyan sa mga tinampo. So, dapat po maging responsable kitang nag-aataban po ni Ido. Itong napod na responsible pet ownership or pet owners. Ano? Madali po mag-ano, madali magtama ng Ido, pero yung responsibilidad, dapat responsibilidad sa pag-ataman po ng mga hayop, bilang po nagtatapos sa pag-feed kan sa endong Ido. So we're talking about dogs, ano? Kasi humans na napag-rulayan niya itong sado dito sa plano kan local governor kan banuanin sa ano siya. Ang pagiging pet lover, dahil po nagtatapos sa nababahog or by feeding your pet on time. Bako po yan. Kadakol po yung responsibilidad yan. Ano? Ang grooming kang Ido. Ha? Grooming, itong dahil siya nakakaperwisyo, dyan mismo sa hangin nito kung, kasi ang common kitang mga Filipino, sa ito'y mga kababayan, hindi po ma-offend. Ha? Pag may taman kitang Ido na perwisyo sa gangarong, ang tendency na pinapaluwas ta. Diba? Halimbawa sa laog kang harong. May atamang kamong Ido, siging, ano apod kin, itong baunas, ah? Siging bungalin mga kakanon dyan sa lamisa, ang tendency po kan, bubugaw, papaluan.
Luwas, o di, kumusta ka? Aperwisyo ka to, pinaluwas mo tarong nindo. Paano ka naging responsible pit owner? Paano ka naging responsible pit owner? Iyan basurang yan sa laugang harong, papralkal. Pigpapara wara. And speaking of that, nagduman ko dyan sa barangay San Benito. No? Sana pumaksyonan kayo mo sa Kalgan Barangay. Sa paagi ni punong barangay Joseph Bolo, kan barangay San Benito. Ako po, nakamundo, dyan ako naguli sa San Benito. No offense kay Kap Bolo, ha? Pagguli ko dyan, lalo pag naka-motorsiklo lang ako, dikit ako magsirimplang, lalo kung banggi. Alimawa, hali ako sa pagsaod, o kaya, yung mga kita rin sa sentro kang banuanin ko, pag minauli kita yung mga bandang 8 o'clock, ako nung kadyas may kurbada. Tabigla na sila may minatong ang pagkaisag ng mga ido. Ito nga hapagong kamaku. Ang mga hay pating yan, I mean, mga animal, yung mga dogs. Matawa ba ka? Yung pating mga ayop na yan, which I am referring to dogs. Garo ba may isip? Ano? Nakatago, pag-arani ka na, saka mahaburtuan mga hayop na ido na yan. Referring to animals. Okay? Kaya ako nagbumuda. Ano ba yung dog? Animal, di ba? Ano sa tagal yung animal? Hayop. Di ba? So, yung mga hayop na idong iyan, yung animal na idong iyan, which is, well, ano siya, bako siya bad word, because we have to admit it, dog is an animal, and the Tagalog animal is hayop. Okay? Baka masabi ka mo nagbumuda ako, ha? Okay. I-simplify ito na. Yung mga idong iyan, nakatarago. Pagharani ka na sa kanang buro pag-garo ka bubulag gaon. At talagang makukubanan kang maray. Ano po? Dapat maging responsable kita. Sa kamos na lang po nagdadaho. Mention ko lang po ang barangay San Benito kasi nahihiling ko po. Nahihiling ko po. Kasi po yung obligasyon. Pati ang sendong anti-rabies dapat kompleto yan. Natutudukan po yung anti-rabies vaccine. Sa mga local government units, available po ang mga anti-rabies vaccine. Kung nabudgetan kan local na gobyerno. May nag-message digdi sa kuya, dapat po ang kakanan, inuman kang dog, dapat permi malinig. Igwaman po offer na free anti-rabies vaccine ang PPL. Paws and Tails Vet Clinic po, nag-aabang po sinda. Para naman dawa makaka at least may vaccine po. Yun yung sinasabi po. Ha? Igwa po ni mga anti-rabies vaccine na tinatawag po digdi sa mga, well, excuse my term, mga hyena yan, referring to animals. Referring to dogs. Kasi animal is very broad. Pag sinabi itang animal, pwedeng ikos, ido, ukay, karabaw, damulag, baka, o ang sa'yo mong kinakauyam na nakakapit baka. Diba very broad yan eh. Pag sinabi mong animal, very broad yan. Ang bird is not an animal, it's a fowl or yun, diba? Animal pa din ba yun? Basta yun. Basta may buhay animal. So, pwedeng pet, pwedeng kapartner mo sa livelihood, pagbuhay, araw kang damulag. Baka. Livestock is also an animal, like pig. Minsan nga ni, isa nagdakaw yun, minsan ang sendong agam, apo din ito, animal. Sabi kayo nag-message, masakit man madara ang animal na kapitbahay sa vet clinic. Ay, Ate Banji, share ko na naman. One time, kasi Aki ko naging biktima ng dog bite. Aminado ako, pero sa kapitbahay mo din na animal, sa kapitbahay mo din na hayop. I mean, kapitbahay mo yung alagang hayop. It's not our kapitbahay. Nakagat si Aki ko. Dinara ako sa Bicol Medical Center. Sa BMC Russell, igwa ding Animal Bite Center. Ano? Animal Bite Center. Barato lang duman, garo 60 pesos lang, pero matyaga ka mapila. Basta may ID ka sa BMC. Animal Bite Center. Duman pig titreat si gabos ng mga nakagat ng ayam, ikos, pati ukay. Igwa kaming kasabay duman na nagpila 2
to Russell yan, okay or monkey? Grabe makakagat yan, halos matuklap eh. So kahit pa siyang tawarin anti-rabies vaccine, depende kung depende sa category. Ang animal bite may category. Duman ko na araman, category 1, category 2, category 3 bite. Diyan madepende kung anong dose ay tatawag sa mukhang anti-rabies. Ikaw naman sarong lalaki, isa mo na ang pig-examine bago kami, kasi aki ko, sabi kan si nurse, ano po ngayong nakakagat digdi? Sir, ang sabi ka tong lalaki, si Mrs. po. Ang sabi kan si nurse, ay sir, bako po kamo digdi, duman po ngayon kamo sa ER. Akala ko po ngayon, digdi. Sabi kan si lalaki. Sabi naman si nurse, hadaw man po ngayon ta digdi. O yan po bagay nakalaan, animal bite center. Si Mrs. kayo ngayon, animal ngayon itong... Halat mo na. Halat mo na. Garo, garo walis si Joko. Garo walis si Joko. Ay, inda daw. Sige daw, report na lang. Kapibo, live, report, report. Best na, yes, good morning. Yes, my name is Abrakati, ito Frank, and good morning sa to yung Frank Habay. Ayaw na ako sa Goa Municipal Police Station tagi, ito Frank. Para i-follow up niya ito, itong duwang insidente sa laogtan na banuan ng Goa Camarinesur na kunsain na sa paagi ka na gator on case na si Police Staff Sergeant Chernan Baduria. Aramo niya to ang bilogan sa Luz. Enot itong pagkakahulog sa sarong trabador sa haliduman sa panduang palapag. Ano, yan sa trabaho. And itong pagsisay kang sarong nanay sa barangay ay tay-tay Goa Camarinesur. Nasa yan, may kapot ka niya investigasyon tabi, asintato, si Police Sergeant Chernan Baduria. Sir, good morning. Ngayon kita sa KM, ma-follow up po kami itong duwang insidente nangyari sa laong kabanuan ng Goa Camarinesur. Nasa Angkor, at sa station manager, Mario Frank Sotero. Morning, sir. Morning po, sir. Maridaga po, Police Sergeant Jordan Baduria, tama po. Yes, sir. Yes, sir. Sir, hapot mo lang. Kumusta po? Ano ang sendong investigasyon? Duman mo na po sa sarong taga San Jose na nahulog po sa sarong ginagibong edifisyo or negosyo digdi sa gawa, sir? Ang sugbang ito? Hindi po, manawag po naman sa nakuryente. Ang biktima po, nagangarang Ray Palaypayon, 32 anyos, may agom, taga Barangay Kalawit, San Jose Camarinesur. Ang istorya po kayo, nakulay ko po si biktima, habang siya nagtatrabaho duman sa bitan ni Gold Poncho sa San Jose Street, Goa Camarinesur. Habang kapot-kapot niya po itong metal paring, accidente pong nakadukot sa metal paring sa live wire. Mm-hmm. Na naging cause para makurente siya, tapos mahulog po siya duman sa second floor. Mm-hmm. Oh, actually, yan si Jay na kaulay mo kang sugma, medyo masuswerte si Jay, ta dahil napuruhan, aram ta po baga pag mga kaso ning ano ha, ning pagkakuryente, medyo delikado. So bako man sa primary line nakadukot, ano? Ang good thing duman, I think, is bako sa primary line nakadukot sa live wire lang. Pwede pong arganjel. Oh, kasi kung sa primary line, makusugod ng dalagang kambultahe. Ayan. Yes, sir. Oh, may, ano, sir? May plano ba na mag, ano, nag-ayuda ba ang, ano, ito pa patrabaho kapag disbiktima? May na bang plaso mag-filing complaint or magreklamo? Masi po naman sa investigasyon ta, tiga-tigaso naman po kung nagpapatrabaho yung biktima, ewan po pinapabayaan. So, ngayon po, stable naman po si biktima. Hmm. So, may man, ano, tayo naman, you know, mga bakas or what, may man? May man pong nabanggit. Okay. Itong sa tay-tay tabi, sir. Pwede pong sa tay-tay suicide incident.
biktima po, nagangarang Medin Perez. Middle name. 38 years old po ni. Babae, may agong, taga Tonto, taga Itay-Tay, Gawin, Mesur. Ini po, sir. Base po naman sa investigasyon taman naman sa kapamilya, medyo may problema po sa pag-iisip ng ano, ng tao. Kaya, ibon niya po itong arga itong. So, mayo po ni, ano, mayo ni, they pico consider can family ang possibility of having a foul play. Mayong arga yan. Ayun po. Nagtutubo naman po ang pamilya, kaning biktima na may man po ning posibleng foul play doon po sa pangyayari. Aha. Nabisita ba nindo, sir, si mismong scene na dumanan nindo? Ayun po, ayun po. Nagduman po kami. Nagpala ano po kami naman. Ano po ang ginamit niyang, ano, pag-suicide? Ang ginamit niya po, yan, gari, yan, talang nylon float po. Yung ginamit niya po, ano, pambitay, dumalaw kang kwarto ninda. Tela? Ayun po, ayun. Sa loob mismo po kang kwarto ninda? Yes, sir. Mga anong oras da, sir, based on investigation, anong oras siya nag-commit ng suicide na dahil lamang na-reparokan sa'yo makikiriba sa loob ng harong? Based po dumang sa investigation ng tata, inyong biktima po, nawalat sa harong ninda, sulo lang po, na nagali po si agom niya. Mga bandang 7 kampag-aaga at sudma. And then pagbalik niya po ning mga more or less mga 9 in pagkaaga na abutan niya si agom niya, harap na po ito si nakabitay na scotrain. Saan po iginakod itong ano, itong tela? Kinabit niya po naman sa may ato po ba ito, may kahoy sa ato. Oh, kabaan or yung kabaan na upod sa mo. Okay. Ano siya? Nagtungtong sa tapawan? Di po. Ta may sa pitch. Duman po sa ano, sa scene. May tukawan po sa ibaba niya. Tapos may pili pa siyang tungtungan na medyo hara lang. Itong Jura box po. Dito so tinutungan niya. Pwede yung tinutungan niya. Okay. May aki ba yun yung biktima? Eh po. Apat pong ano, aki. Apat na aki. Anong trabaho ni Mr. Kenny, sir? Ano po, sir? Yan, self-employed lang mo, nag-origan. Okay. So, ano niya, hamayo na po nila na magpa-autopsy ang biktima, ay ang family. Kasi po naman sa, ano, sa assessment, ha, negative na po. Nag-ano naman po, tayo naman pong magpa-autopsy, si family. Sige po. Police Staff Sergeant Jordan Badoria. Thank you, sir. Welcome po. Okay. Nabisan, Frank. So, yan ang sabihan ng mga katakod sa isang dumagayong aksidente. Kasood mga pagkaaga, digdi sa laugan na banuhan ng gawa, Camarines Sur. Konsin itong pagkahulog ang sarong nagkatrabaho sa sarong establishmento commercial sa may San Jose City Gawa, Camarines Sur na nagkakaigwa naman ni na pag-urulay sa pagulkan ng kanduang yado. And ining sa suicide incident sa BSM Frank na inurot nga ni Kasood Makan sa kuyang investigator on case na pasaram sa autopsia alagad ang family sa human sa BSM Frank. So yan ang follow-up sa tuya para sa kaaraman ka sa tuyang mga kababayan katakod ka nangyaring incident ng doang gayo hindi sa laog kanbanawaan ng Gawa, Camarines Sur. Nakaibanan niya to ang may kapot ka na incidenting na doon kaso sabi si Police Sub-Sergeant Jordan Badoria kan Gawa Municipal Police Station. Thank you so much, sir. Sa itinang oras, balik sa Ibutabi Manager si Beth Nanyan sa company. Thank you, Beth. I-acknowledge ko lang yung mga message na pinapadaradag din sa Facebook page. Ano pa, bakong Facebook account, kundi Facebook page. Sabi din sa nag-message sa Tuya, Sir Frank, from San Jose po ako, amot po ang parapadyak din. Inaabusado. Kaya magayon po kung makaigwasindan ng mga plaka man para madali po mahanap sa inda. Permi po nabibiktima ang mga aki po na elementary persona. Mataw po ng 20 pesos na papel dahil na po pigtatawanin uli. Nga birig po daanin kaskas sa kadain na po malingon. Makairak po ang aki ko talagihibi na sanata pati po ang pangbaon niya dinulag na. Kaya dawa po mapagal dahil ko na po pigpapaulinin o doon aki ko. Time stands still as I gaze in.
bigato din ko na sana po din pangutuan, tatroma na po kan mga parapadyak na abusado, pagkagaban po. Ako na mismo naghahanap din parapadyak na kabisto ko na aram kong dahil siya lulukohon. Bagaman po, puro barya na sana pinapadara ko sa iya. Oy, tama niyong puntong inikan na sa tuyang sender ha. Kung nagantabay po ang lokal na gobyerno kan banuan sa Nose, ang sanggol ang bayan. Iko po ba ganin Committee on Public Utilities which included po dyan na nasa transport, public transportation. Dahil ko aram po konsensyo naman, pero si Vice Mayor sabi sa bago. Magayon na proposal na inin, iko po niyong mga plaka, not only in San Jose, pati po digdi sa banuanin gawa, baka nag-aantabay. Importante po na iguanin mga plate o plaka. Parte po yan kan pag-identify sa padyak, if yan padyak na yan is registrado or colorum. Iyan ang number one na purpose kaya yan. Ma-identify mo kung kasi saro po na income generating. Ah? Kasi magpaparehistro, may corresponding fees. And pwedeng i-include o included na po sa mga fees ang bayad duman sa plaka kung mga baguhan. Kasi kung renewal, po yung sticker na lang yan idudukot dyan, di ba? Pansin ko yan, I don't know, hindi sa gawa, agar ba yung plaka ang padyak? Sa sinunod sa bayad ang padyak? Now, kung may complain, ha? Kung may complain against particular na prapadyak, kung ako man Russell, paano ko identify ang padyak aside from si driver, paano ko magkakagawa identification duman sa nireklamo kong padyak kung may plaka. So bagay na punto po ini. Ha? Again, i-share ko naman lang po sa inyo, ako ka nagtutukaw na official kang barangay sa Abelia. Ang Abelia sa Naga City, ang saro sa major mode of transportation is padyak. So ang padyak duman identified because registrado may plaka. Kung nalimbawa si Pano nag-overcharging, nag-refuse to convey passenger, madali on. Padyak plate number 113. O halimbawa, yan. O di madali on mo. Magdumang ka munisipyo, may record ng munisipyo kung sisay ang operator. Pag kinotin siya ng operator ang ma-identify, kan aldaw na ini, arkaneng oras, sisay nagluwas kang padyak mo. Isay ta, pwedeng nagba-boundary lang yan eh. Kasi dahil mo man ma-identify kung sisay talaga ang driver. Pero duman sa rehistro or plaka kang padyak, may master list ang munisipyo kaya kung sisay po ang mga operator. Pwede din nga ni po na i-organize ang San Jose Padyak Operators kung anong barangay yan. Kasi igwa din po din mga ID dapat na pinag-i-issue ang lokal na gobyerno or an organization mismo, taning ang tukaw kang pasayro, bistado mo ang pangaran kang padyak driver. Sana po i-consider, ano? I-consider, kasi ini po nag-sense sa tuya, ano ini? Tagabanwaan ni San Jose. Ha? Tagabanwaan ni San Jose. Pwede po yan. Kung masabi ang burden is mayuning fundo para pagpagibo po ni plaka, well, pwede po nindong include din duman sa mga fees. As long as included po yan, or naka-indicate, or yaon yun duman sa sinasabi sa ordinansa, kung mapaman yung ordinansa, well, it's high time for formulation of an ordinance na ma-registro po ang tricycle nga na in-registro. How much more ang padyak? Pwede po yan i-registro. In that case, madali po ang identification. Halimbawa, Russell Sears ngayon nagpapadyak or operator. Ha? Tapos ako ngayon, may nawalat akong gamit. Bag na lang kang aki o natandaan si plate number 34. Di mapamunisipyo. Or maduman mismo sa pradaan kang padyak. Or si padyak, madali mong hanapon kung dawa di ka na magpamunisipyo. Padyak number 34, di madali. Kaya tama po yung puntong ini sa tuyang sender. Natagabanwaan yung sender na nagsend po yung message sa kaya sa Facebook page. Ano po? Baka po nag-aantabay ng mga lokal na official kambanuan sa San Jose. Paki-consider po ini. Yan ang invalid complaint po ini. Good morning po, Lodi. Pabati naman po ang family Ilo sa may tiga. Salamat po, Abi. Lodi, okay. Ang pangalan ka sa iyong account. Excuse me, ha? Amian pa soyo daw tabi ako ninyo. Tubig,
sabi ka nag-send sa kuya, ang Facebook account, Buhay Alak. Oh, good morning po, Lodi. Pabati man po ang family Ilo sa may Anaw Tigaon. Ang gatol naman kang lalamunan ko, ah. Sabi ni Francine Competente, morning Sir Frank, tara po mga kakan, po kita pamahaw sardinas, inutangan sa tindahan, okay lang po, basta madawag ko lang, ika Sir Frank, basog na ako. Ay nako, madali lang ha, madali lang, mainom lang akong tubig, tagatol, ganda lang muna. Kaya nag-antabay po ang mga opisyal sa loob sa mga amigo dyan. Ano, pakiconsider man po. Kan suggestion na yan. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Divided together. Making love with each other. Islands in the stream. That is what we are. One in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Amen. Message stick di San Frank, Iwatabi ng Plaka Municipio kapag nagbayad na ang mga parapadyak. Well, in this case, itong nagsend sa tuya, gusto sabihin na nalunadan po kan sa imong akin, mga koloro. Tama ka, Sir Frank, sabi nga ni magatamang ido para may bantay sa harong. Pero ang katotohanan dahil makahali sa harong ang may sadiri, tama yung bantay si ido. Iyaman ang ganda, eh. Hapot ko lang po, how much talaga ang fare sa padyak? Hindi kaya sa gawa, 10 na per person. Dahil, dati 5 lang. Minsan dahil na ako nagpapadyak, tricycle na lang, pareho man sa, tricycle na lang, pareho sa naman kay Ansingin. Good morning po, Sir Frank, kasi sa gabos para daw sa imong programa, Halikin York, Evangelista. Morning kay Luz Silan Durante, sabi niya, good morning po, Sir Frank. Good morning, Masaya. Morning kay Mel C. Good morning po, Sir Frank. Daw, nagdadangog sa programa mo. Uy, thank you, ha. Thank you. Sabi ni Luz Basilan Durante, yes po, dapat may plaka din sinda and register sinda ta sa naga kaya, alag kayan, ta para insured din sinda in case of accident po and may toda po dapat. Iyan. Nag-send sa kanya message. Itong sabi ko baga kay sa bago na madyan ka sa Bulangan, ay dyan sa kakari, mahapot ka, magakan po. Oh, may nag-send din sa kanya. May nag-send din sa kanya. Sir Frank, dyan po sa siraan, pagadang-hadang mo, hapoton ka, tilipya ka po. Yung managin na, ano, dyan sa siraan, ano, madyan ka siraan. Ako, pag nahiling ko dyan si dating punong barangay Ami de Vera, tamay tindahan dyan sa Udan. Hapoton, masira kasi. Simpagun ko tayo naman time. Alangan man magkakan lang kung maluto. Sana na mayong panira. Kaya man agad na ano. Magdiyan ka man sa Ismen de Michap. Karniser! Di ba ako tawang type? Aw, bako, gulay! A
Aba, may nag-texting din sa akin. May nag-text ako, yeah. Hi po, Sir Frank. Pwede ka pong i-date sa Valentine's Day. Paaram ka kay Mrs. Pag itugot, okay. I want to break free. Ay, may mga paradagog kita dyan sa Banuaan na Buhi. Hi, good morning po. Pakibati man po kami, Didi, sa Buhi. Palagi nakikinig sa inyo. Musta na po? Don't air my number. Yan. Uy, good morning ka rin nyo, Siton. Banuaan na Buhi. No. Sorry po kamo sa Buhi. Hello, hello, ay naku, mapaaram ha. Ano po, sir? God bless po. Power to your program. Sige, thank you. Agad kami po nag-invite sa po maging volunteer. Volunteer po sa pag-prepare ka ng mga relief goods and volunteer po na maiba sa muya sa Batangas. Don't worry po, free accommodation, free food. Wala lang pong ano ha, walang sweldo. Kaya nga volunteer. In the spirit of bayanihan po tayo ha. Yung mga interesado po, punta lang po kayo dito, magpa-register at magpa-register at ma-ish po kami ng ID duman sa mga volunteer, lalo-lalo na po si Maiba sa Batangas. O, ini nag-text na taga San Pedro Aroro, magdigdi na lang po kami sa station. Si Maricon, good morning Kuya Frank, gusto ko mag-volunteer pag taong relief. Maricon from Salog. Eh, Maricon, punta ka agad dito kasi limited slot. Si mga interesado po, mag-distation, magparistro po kamo, kamo magpalista. Tapag nakalaog po kamo duman sa reward numbers na kaipuhan mo, magagad kami sa indong picture or mention kami ng ID, kamo na po magagad ng picture ha. Yan po, mga volunteers. Paparam na ko na sa sila. Abang na po ang masunod programa, kaibanan po nindo sa kakamping Nilo Oriana. Ni Ann Rodriguez, Lado Technical. Technical side, Russell Silo. Ini po ang sendo ning code. Oh Lord, why don't ay, sagrada pala na. Sagrada Buhi po. Basta po ikaw, paring Frank. Okay sana ako, ha? Okay sana. Kumusta na sana kamo, Siton? Permiman ako, Siton. Permiman ako, Siton, maglalabo sa Barangay Sagrada. Marami na ramrag na sana kaninyo. Ngamin, Siton, makusog plan na signal ka na ka namang stasyon, Siton. Permiso na ako mag-iragong sa dikat namang mga programa. Para okay sa nakakana mo. Hindi ka na nag-text. Anong paparatara mo, Sir Frank? Pigmumuda muna kami. Ini po ang sendong link kadamiga sa Radyo. Nagpapadyos mga blo sa indo. Thank you, thank you, thank you. Kabalas ha. Frank Sotero po. Thank you. Good morning.
Sa serbisyo asin komentaryo. Sa serbisyo asin komentaryo. Malala umanindo. Frank Sotero, kagbit ang partido. Bicol Media Network Group. Bicol Media Network Group. Ang radyo, kakampi mo. This is Cam Cam FM. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo.